same, pero iba. Pili niyo pa rin po ang nag-iisang Kapitana Sisa. At ako naman ang nag-iisa. Ba't bumudoble ka ba? Gumugrupo. Gusto ko yun. Ako po ang iyong tita. Parang iba yung tunog. parang hindi yung tibong tita. Tita? Iba yung nai! Tita Cora! Ayun. At kami pa rin ang Baklitas! Woo! Woo! At kayo patuloy pa rin pong nakatutok at nakikinig sa number 106.7 Energy FM. Pangga, wag mong sabihing radyo. Sabihin mo! Ano sasabihin? Yon! Sinigaw! Ano, diba? Uy, Mari, batiin lang natin ang mga nanonood sa ating Facebook Live. Nakikita mo ba? Hello! Si Elizabeth Corfus. Ay, hello sa inyo. Hello. Hi! Nakikita namin ang mga sinasabi ninyo. Correct, diba? Pero sa ngayon ay tayo ay live na. Oh, so, keep posting your messages yes. to our Facebook Live. Yes, and follow us on our social media accounts. Yes. Especially our main page. Uh-huh. At Energy FM. So, this is what... So, why are we going to gossip about them? We're going to talk about uh-huh. Cherry Pie Pikachu and the direct barrel yop. Oh, because it seems like there is a... Narinigan mo yan, ha? Call a friend. Ano na? Ano nangyari na kasi naman? Kasi mari mukhang may iringan na gaganap sa kanilang ano. Oo, kasi diba magkalaban sila ng partido. Mm-mm. Isang pink at isang pula. Oo, eto na nga mari. Mm. Diba nga ipapalabas itong February 1 yung February 1 o March 1? Ah, March 1. Sorry. March 1, itong Martyr or Martyr. Oh. At ipapalabas naman din yung pelikula daw nila Cherry Pie Pikachu. Na? Yung Oras de Peligro. Oh. Na di umano, sabi niya sinabi ni Cherry Pie Pikachu, ito binitawan yung salita mare, sa kanilang media com na gaganap siya sa isang pelikulang nagsasabi ng totoo. Ay, ba't kailang may ganong parinig? Actually, mare, marami siyang binitawang salita. Oo. Na keso ayaw niya daw magpa-direktor kung si Daryl, ayaw niya daw umarte kung si Direk Daryl Yap ang direktor nung movie. Ayan. May ganon. Ano pa ba yung mga sinasabi niya na wala ba daw konsensya itong si Direk Daryl Yap? Oo. At syempre, mare, kilala naman natin itong si Direk Daryl Yap. Papayag ba naman ito na hindi sasagot? Patutulugin lang ang mantika? Hindi. Sumagot. Sumagot naman siya. Gusto, favorite ko na siyang director ngayon. Palaban. Diba, even si Chito Ronyo, kinalaman niya. Diba? Ano sabi ni Direk Daryl Yap, huwag kayong magalala, sabi niya. Wala naman po akong deklarasyon na gusto ko kayong makatrabaho. Ay, pak! O, di ba? Burn. Period. Natapos. Ang usapin. Ngayon, mare, inaabangan ng lahat ng mga netizen na kung ano yung papanoorin. Kasi, mare, yung ano, yung Oras de Peligro ay tumutukoy naman sa mga dilaw. Ayoko na lang pangalanan yung mga last Oras names. Oras de Peligro. Ngayon naman, mare, syempre, hindi naman natin maialis dahil yung Martyr or Matterer naman ang tatalakayin ng pelikula or tatakbuhin ng pelikula ay yung mga oras bago. Diba? Yung relasyon ng mga Marcoses at Aquino. Di inapeliduhan din natin. Diba? Hindi totoo naman yun naman yung tema eh. Ngayon, mare, ang nakakaloka nito, mare, itong salpukan nitong dalawa. Alam mo naman ang Daryl. Mare, ito ha, napanood ko ha. Ayoko naman bigyan sana ng issue, pero napansin ko lang, di ba? Si Jerome Ponce. Di ba si Jerome Ponce, nandun siya sa pelikula ni Daryl Yap. Na dati si Jerome Ponce, nandun siya sa pelikulang Katips. Nakalaban ni Direk Daryl Yap. Natatandaan mo ba? Hindi na masyado kasi hindi ko naman pinanood. Kayong... Hoy! Dinirekta ko na, hindi ko naman pinanood. Ngayon, mare, nakakaloka tong si Direk Daryl Yap kasi yung anong sinagot na si Cherry Pie Pikachu, ang makikita mong comment sa kanya ng mga netizen, ayan, burn. Diba? Ayan. Ako nga, diba, nung sinabi niya, binasa mo lang yung kanyang litanya, talagang, period. Baka, diba? So, sinabi pa niya na si Direk Daryl Yap nga daw ay walang konsensya. Dahil siguro dinidirect niya itong pelikulang ito na ilalabas naman sa March 1. Parehas bang magpapalabas sa March 1 yan? Oo, mare. Magsasalpukan sila. Ngayon, mare, eto pang chika. Etong
ano ba tawag dito? Itong si Cherry May Picache, may mga ano pa. Litanya pa. Oo. Ano meron yun? Pa siyang ano, meron pa siyang sabi na depende sa konteksto ng pelikula. Oo. Sa script, why not? Pero, sabi niya, oo. By Daryl Yap, oo. No. Talaga? Oo, ganun yung pagkakasabi niya, Mari. Eh, paano kung yung last na lang na project yan na kailangan mo makipagtrabaho at kailangan mo ng, alam mo yun? Eto, Mari, may sinabi pa tong si Daryl Yap, oo. Yung pumatay sa nanay mo, oo. Napatawad at nayakap mo. Oo. Ako na gumagawa lang ng pelikula, itatanong mo kung may konsensya? Oo. Oo, man. Ay, pero siyempre, alam mo, Mari, sa kagaya... Medyo out of context na yun, di ba? Sa kagaya kong chismosa na gusto lang makarinig ng mga chismis, parang ang sarap sa pandinig na, ay, may issue, di ba? Nabubusog nila yung cravings natin sa mga chismis. Di ba? Like, mapapaisip ka nga din na, oo nga naman, no? Oo. Pinuntahan mo pa sa kulungan. Correct ka. Napatawad mo, niyakap mo. Correct, di ba? Pero si Direk Daryl Yap, na gumagawa daw ng pelikula. Tsaka hindi mo pa naman na-meet in person. Oo. Diba? Hindi natin sure kung na-meet niya na o hindi. Oo. Diba? Nasupalpal tuloy siya ni Direk Daryl Yap. Pero sa aspeto naman yun, Mari, sabi ng isang netizen natin, parang yung portion na yun, pelikula lang yung pinag-uusapan nila. Medyo out of context naman ata si Daryl Yap para isausaw pa niya yung issue tungkol doon sa yung pumatay. Kasi maselang parte yung pasensya na po. Ayan. Ayan, meron namang chika dito, Mari. Tungkol naman daw sa personal at personal na buhay. Kung si Cherry Pie Picat ay si Daryl Yap ay pinanghimasukan ang personal na buhay o binanggit yung personal na buhay nitong si Miss Cherry Pie Picat. Si Miss Cherry Pie Picat daw nadunggol din daw naman niya yung personal na buhay ni Direk Daryl Yap dahil personal din naman daw ang craft ni Direk Daryl Yap bilang director. Pero syempre, pagiging personal naman, Mari, iba naman kasi na yung usapin na yun. Alam mo, Mari, ang nakikita natin ngayon, no, kapag politika talaga, ang level. Iba, may mga pangalanan ko na, may mga nagsasarang istasyon. Istasyon, oo. May, hindi natin maiwasan, may mga na, ano, nalalagasan ng buhay. May mga nakakancel na artista. Oo, yun, Mari. May mga ganito. Nalalagasan ng buhay. Alam naman natin yan, di ba? May mga hindi natin maipaliwanag na mga pangyayari na ang ugat ay politika. Nakakasad. Kasi alam mo yun, bago pa magpolitika, bati-bati kayo sa isang mundong ginagalawan. At alam natin, Mari, na ang politika, pinasok nila para magsilbi sa bayan. Hindi, tsaka para kumita din sila ng extra. Yung mga artistang nag-i-endorso, tandaan nyo yan. Hindi masyadong dibdibin. Oo nga. Trabaho lang, walang personalan. Magaling na artista tong si Cherry Pie Picache. At magaling din naman na director si Daryl Yap dahil na pa-best actress niya doon si ano, si Christine Reyes. Oo. Diba? Na dati sinasabi nila na hindi daw marunong umarte. Oo, diba? Nabigyan niya ng award. Oo. Diba? Nang bonggang-bongga. Alam mo, Mari, naku-curious ako na sana dumating yung araw na magkabati si Direk Daryl Yap at i-direct niya si Cherry Pie Picache. For sure din yan. Mainit lang ang usapin. Alam mo naman ang mundo ng showbiz. Nakakaaway mo ang mga director. Pero at the end, alam mo yung bukas, alam mo yung dinidirect ka na niya. Malay naman natin, no? Kasi si Miss Cherry, si ano nga, si Jerome Ponce, tumawid siya. Correct, diba? Ng kabilang pelikula. Oo. So, maaring tumawid din itong si ano. Nagpaka-professional lang si Jerome Ponce kasi alam mo yung trabaho yung kailangan niya. Diba? Kasi kung mamemersonal ka, kikita ka ba? Hindi naman. Oo. Ako, Mari, personally, nalulungkot ako na may nag-aaway-away. Correct. Diba? Diba? Lalo pang may Valentine's Day. Pero hindi naman, sa araw pa ng puso. Pero hindi naman natin sila pangungunan dahil siyempre, mga artista decision yan. Decision pa rin na rin nila yun. Oo. Diba? Irerespetuhin natin, pero hinahangaan natin. Yung sa amin lang din naman, kung gusto nyo maghayag ng inyong mga, alam mo yun, sa loobin, ay open naman po ang baklitas para po sa inyong lahat. At i-satisfy nyo yung cravings ko sa cheese. Ah, diba? Naming dalawa. Yun. Oo, diba? Well, kung kaninong pelikula man ang tatabuin, pagdating ng March 1, sama-sama natin pakatutukan, that's 2 weeks from now. Sino kaya dyan ang pipilahan? Diba? Well, malalaman natin yan. Actually, Mari, at may mga prediction na itong dalawa ay papatok sa takilya. Oo naman. Kasi dito makikita yung palang pares ang ano yung version ng isa, anong version ng isa. Kasi aminin naman natin, may mga kabataan ngayon na kuda ng kuda, pero hindi nila alam kung ano yung nangyari dati. Correct. Diba? Diba? Nagbabase lang sila sa kung ano yung nasasabi at na-i-relay sa kanila. Eh, maski naman ako, hindi ko rin naman alam kung anong kasaysayan ng ano. Kaya panoorin natin, Mari. Tama, diba? Dalawa. Malamang magkarugtong lang din yung story niya. Kaya supportahan na lang natin. Diba? Oo, isang pelikulang pala sila. Supportahan na lang din natin. Malay mo kasi, diba, mas malinawan yung isip natin. Oo.
Anyways, meron ka ba dadagdag, Mars? Wala na. Let's give pagmamahal. Pusuan nyo kami. Pusuan nyo na lang natin ang lakat ng mga bagay, mga nega vibes sa ating paligid. Correct. Well, in the meantime, kapiling nyo pa rin po at ang nag-isa lang wala na sa angulo na si Sisa. Ang likod ko kasi. Ako diba? Naman, ay si Night View naman. Diba? Yan, oh. Diba? Umuusod pati yung mic. Why? Inabol ka na mic! Kami pa rin ang Baklinas! Woo! Woo! At tuloy-tuloy pa rin po ang ating dugtugan. Siyempre, dito po lamang yan ha, sa number 106.7 Energy FM. Bangga! Uy, huwag mong sabihing radyo. Sabihin mo.